Lihim na mayaman. Kabanata 1267. Wala akong pakialam sa iba. Alexander Yang, bawal kayong lahat gumalaw. Walang pakialam na sabi ni Ching Exiled Immortal. Ching Exiled Immortal, huwag kang magkamali. Ang taong ito ay isang malaking kaaway ng ating lahi ng demonyo. Ang halimaw na lahi ng langit na walang kamatayan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Wala sa kanila ang katugma sa Green Exiled Immortal. Kung gusto ng Green Exiled Immortal na protektahan si Alexander Yang, wala silang magagawa sa kanya. Wala akong pakialam sa iba pang lahi ng tao, ngunit si Alexander Yang ang pag-asa na makamit ko ang aking dao. Hindi mo siya mahahawakan. Walang pakialam na sinabi ni Ching Exiled Immortal, papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na hawakan siya. Ang ekspresyon ni Ching Exiled Immortal ay walang malasakit at ang kanyang tono ay patag, ngunit ito ay nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng mga dalubhasa sa demonyo. Wala sa kanila ang nag-isip na nagbibiro si Ching Exiled Immortal. Talagang wala siyang pakialam sa mga pagkakakilanlan nila at naglakas loob na patayin ang mga ito. Ching Exiled Immortal, kailangan mong maunawaan ang iyong pagkakakilanlan. Ang isang halimaw na lahi ng langit na walang kamatayan ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Identity, anong identity? Walang pakialam na sinabi ni Ching Exiled Immortal, ang matandang ninuno ng aking Ching family ang sumali sa iyong lahi ng demonyo. Kailangan ko lang ng paraan ng paglilinang ng iyong lahi ng demonyo upang mapalawak ang aking kaalaman. Ang mga naglalakas loob na pigilan akong maging isang dao, maging tao man o demonyo, papatayin ko silang lahat ng walang awa. Nanginginig ang puso ng lahat. Noong una ay inakala nila na si Ching Exiled Immortal ay isang Fiend Race member, ngunit ngayon ay parang hindi iyon ang nangyari. Si Ching Exiled Immortal ay isang baliw na ganap na nalubog sa landas ng martial arts. Bukod sa pagtungtong sa rurok ng martial arts, wala siyang ibang iniisip sa kanyang puso. Hindi man lang niya isinapuso ang paghihiganti sa pagpatay sa kanyang anak. Lalong nabigla at nagalit ang mga demonyo. Ang kanilang lahi ng demonyo ay nagpa siya na salakayin ang lahi ng tao dahil sa tagumpay ni Ching Exiled Immortal. Ang Ching Exiled Immortal ay maaaring ituring na kanilang trump card, at ang Ching Exiled Immortal ay talagang nagpakita ng malakas na lakas ng labanan. Ngunit ngayon, gustong tumalikod sa kanila ni Ching Exiled Immortal at hindi sila kilalanin bilang mga demonyo. Ching Exiled Immortal, gusto mo bang magrebelde? Isang ethereal na boses ang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng Demonic Abyss. Ang aking lahi ng demonyo ay maaaring lumikha sa iyo, Asher Exiled Immortal, at sirain ka, Asher Exiled Immortal. Shutuo, hindi mo na kailangang sabihin. Ikaw lang ang hindi makakapatay ng taong gusto kong protektahan. Nang marinig niya ang boses na ito, bahagyang kumunot ang noo ni Green Exiled Immortal. Originally I wanted to nurture you as my Fiend Race's Fiend Lord. Since your heart is not on my Fiend Race's side, then destroy. Kasabay ng paghina ng kanyang boses. Ang isang higanteng kamay na nagburo sa kalangitan at tumakip sa araw ay lumawak mula sa kailaliman ng Demonic Abyss, humawak patungo sa Ching Exiled Immortal. Sa sandaling lumabas ang malaking kamay na ito, naramdaman ng lahat ang malakas na pressure na nagmumula rito. Maging ang mga eksperto sa Celestial Immortal ay nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan, at hindi sila makagalaw. Alexander Yang, ipaubaya mo sa akin si Shutuo. Huwag kang mamatay. Hihintayin kong lumaki ka at labanan mo ako. Sinulyapan ni Ching Exiled Immortal si Alexander Yang, pagkatapos ay sinunggaban ang napakalaking kamay. Patayin ang lahat ng tao. Isang ethereal na boses ang narinig muli. Ilang figure ang lumabas mula sa kailaliman ng Demonic Abyss. Lahat sila ay eksperto sa Heavenly Immortal, at mahigit 20 sila sa lahi ng Diablo. Para naman sa mga tao, hindi sila makagalaw dahil sa pressure ng higanteng kamay.
tanging si Zing Old Master, ang Itim na Pagong, at 7 iba pang Heaven Immortals na may malalim na cultivation base ang maaaring lumipat. Higit pa rito, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan sa ilalim ng pressure na ito. Hayaan mo akong gawin ito. Tumayo si Alexander Yang, hindi naapektuhan ng pressure na ito. Patayin mo muna si Alexander Yang. Kung hindi mamatay ang batang ito, magiging malaking bantasya sa lahi ng Diablo. Sigaw ng isang Heaven Immortal ng lahi ng demonyo. Kung ang isang dalubhasa sa antas ni Alexander Yang ay pinayagang makatakas, siya ay magiging parang isda na pumapasok sa karagatan. Mahirap na siyang hanapin muli. Sa makatuwid, nais nilang patayin si Alexander Yang sa lalong madaling panahon. Anak, anong lakas ng loob mong kalabanan ako, ang lahing Diablo? Kukunin ko ang puso mo. Ang isang Diablo na may mga pakpak sa kanyang likod ang pinakamabilis. Tumitaw siya sa hindi kalayuan kay Alexander Yang, at ang kanyang matutulis na mga kuko ay kumikinang na may malamig na liwanag habang siya ay kumamaw sa tumitibok na puso ni Alexander Yang. Hindi niya natapos ang kanyang mga salita. Si Alexander Yang ay tumawid na ng libu-libong metro sa kawalan. Bigla siyang sumuntok at nataman ang ulo ng demonyo dahilan para sumabog ang kalahati ng mukha niya. Ang walang kulay na itim na dugo ng demonyo ay bumulwak at nagkulay ng pula sa kalangitan. Ang buong katawan niya ay sinuntok ni Alexander Yang. Siya ay ipinadala sa paglipad ng 12 milya ang layo sa isang iglap. Bumagsak siya sa hindi mabilang na mga taluktok ng bundok at tumigil sa paggalaw. How dare you provoke me? Binawi ni Alexander Yang ang kanyang kamao. May dugo pa rin sa kanyang gintong kamao. Nililipad ng hangin ang kanyang puting buhok. Walang bakas ni Dixon sa kanyang katawan. Tumutulo pa ang dugo sa katawan niya. Pagtingin sa paligid, inilibot niya ang kanyang mga mata sa 20 Heaven Immortals ng lahi ng Diablo. Siya ay tulad ng isang banal na general ng langit na palasyo na bumaba sa mortal na mundo upang talunin ang mga demonyo. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng takot. Sa halip, pinigilan niya ang buong eksena at bumaba sa 9 heavens. Ang sandaling iyon, ang buong demonic abyss ay nakamamatay na tahimik. Noong una, inakala nila na ang tadong labanan ni na Alexander Yang at Ching Exiled Immortal ay magiging parang arrow sa dulo ng paglipad nito. Ngunit hindi nila inaasahan na papatayin ni Alexander Yang ang isang maagang Heaven Immortal na Diablo sa isang hampas lang. Ang matandang Heavenly Master ay nakatayo sa gitna ng grupo ng Heavenly Masters na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. 20 taon na ang nakalilipas, si Alexander Yang ay isa pa ring mahinang Human Immortal na nangangailangan ng kanyang proteksyon, ngunit ngayon, siya ay naglalakad sa kanyang harapan. Sa panggigipit ng kamay ng Diablo, bagamat may kakaibang pangangatawan, hindi pa rin siya makahinga dahil kakabasag niya lang. 50% lamang ng kanyang lakas ang kaya niyang ibigay. Gayunpaman, hindi lamang si Alexander Yang ang hindi naapektuhan ng pressure, nagawa rin niyang pumatay ng demonyo ng madali. Mahihigitan tayo ng nakababatang henerasyon. Sabi ng ninuno ng Longhu Mountain Path sa mahinang boses. Tama iyan. Tumanggo rin ang matandang Celestial. Sa sandaling ito, halos hindi na niya maprotektahan ang sarili. Walang magawa, ang matandang Heaven Master ay tumingin kay Ancestor Lu at mahinang nagtanong, nasaan ang ninuno? Hindi ko rin alam. Umiling si Patriarch Lu. Wala silang ideya kung ano ang lakas ng kanilang Patriarch, na nabuhay ng halos 1,000 taon. Gayunpaman, tiyak na siya ang pinakamalakas na tao sa Dragon Tiger Mountain. Kung lalabas siya ngayon, baka mabago niya ang takbo ng labanan. Nagulat din ang ibang Celestial Immortals ng Fiend Race. Kahit na ang Heaven Immortal ng lahi ng Diablo na pinatay ni Alexander Yang ay hindi masyadong malakas, ang kanyang bilis ay talagang isa sa pinakamagaling sa kanila. Gayunpaman, pinatay siya ni Alexander Yang sa isang welga. How dare you? Ang mga eksperto sa Heaven Immortal ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagalit sila.
Pinatay ni Alexander Yang ang mga eksperto ng kanilang lahi ng demonyo sa harap nila. Parang sampal sa mukha nila. Ang ilan sa mga mata ng Heaven Immortals ay kumikinang sa takot. Mayroong kahit ilang diablo na Heaven Immortals na sabik na subukan ito. Ang mahiwagang kapangyarihan ay lumabas mula sa kanilang mga katawan, at ang diwa ng diablo ay lumundag na parang tubig ng tubig, handang umatake anumang oras. Mukhang 1,000 taon na hindi kumikibo ang lahi kong fiend. Kahit na isang junior ay nangangahas na maging mayabang. Isang matanda na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng halimaw na lahi na Celestial Immortals. Isa siyang halimaw na lahi na ang balat ay kulubot pa. Ang kanyang aura ay hindi gaanong mababa kaysa sa Exiled Immortal Ching. Matandang ninuno Yuan Du. Nang makitang nagsasalita ang matanda, ang iba pang demonyong Celestial Immortal ay gumawa ng paraan para sa kanya. Junior, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pirmahan mo ang iyong pangalan sa dokumentong ito at maging isang lingkod ng aking lahi ng demonyo. Inihagis ng matandang ninuno na si Yuan Do ang isang puno na pinagbuklod lamang ng hindi kilalang balat sa kawalan at malamig na sinabi. Aklat ng masasamang demonyo. Nang makita ang aklat na ito, ang isang dalubhasa sa demonyo ay sumigaw sa alarma. Malinaw na hindi maliit ang pinagmulan ng aklat na ito. Alexander Yang, huwag mong gamitin ang iyong divine sense para i-scan ang librong ito. Natigilan din si Black Tortoise Old Master nang makita ang librong ito. Nagmamadali siyang sumigaw, narinig ko mula sa matandang Dragon King na kung pipirmahan mo ang iyong pangalan sa aklat na ito, magiging alipin ka lamang ng lahi ng demonyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, sa libro ng Diablo, mahuhuli rin sila ng aklat na ito. Hiss! Nang marinig ito ng Human Celestial Immortal, huminga siya ng malamig na hangin. Nang marinig nila ang sinabi ng Black Tortoise Old Master, ang mga dalubhasa ng tao ay hindi na mamulayan na binawi ang kanilang mga banal na pandama. Kung hindi dahil sa napapanahong mga salita ni Black Tortoise Old Master, not aman na sila. Hehe! Bahagyang ngumiti si Ancestor Yuan Du. Tama! Alexander Yang ang tanging paraan mo. Abangan! Ang susunod na kabanata.